Hey guys, it's Lilbin. Welcome to Vlogmas Day 5. And for today's video, I'll be sharing to you guys my full coverage foundation routine if ever I have breakouts, dark spots, blemishes na kailangan ni cover. As you can see, may malaking pimple ako dyan. Sobrang annoying niya. And sa chin area ko, may mga dark spots ako dyan. I don't know why I'm breaking out, but today is the perfect day to show to you guys my full coverage foundation routine. Ang dami nagre-request ng video na to. So, I already applied my moisturizer and sunblock. Ito yung sunblock na ginagamit ko, Kevlo Collagen Placenta with SPF 70. I like using this one kasi mataas yung SPF niya. And for foundation, ito yung secret ko talaga. I already talked about this sa IG story ko kasi may ongoing promo ako with this one. This is the Inga Cover Fitting Tattoo Foundation. I super duper love this one. I highly recommend this one if nag-breakout kayo or may mga dark spots kayong kailangan i-cover. Especially ako, matagal mawala yung dark spots ko. As in, matagal siya mag-lighten. It usually takes me weeks or months para mag-lighten yung dark spots ko. So, ito yung ginagamit ko na foundation. It is full coverage. As in, sobrang full coverage na you can also use this as your concealer sa under eyes. Ever since I discovered this foundation, ito yung ginagamit ko every time nag-breakout ako. I'm gonna do one side para makita niyo yung difference. Ayan. Look at that. Oh my gosh. Tingnan niyo. Maglalagay ako sa chin area ko para makita niyo. Oh my gosh. Diba? Ang ganda ng foundation na to. Pwede nyong gamitin yung sponge nyo, but I prefer using my brush para ma-achieve ko talaga yung full coverage. Pag sponge kasi, na-absorb nyo yung product. Pero if you wanna lessen the coverage, if gusto nyo medium coverage lang, then you can use your sponge. Diba? Ang ganda ng foundation na to. As you can see, ginagamit ko na din siya as my concealer. Okay, so dyan ko kayo lalagay para mas makita nyo. I'm just gonna add more kasi konti lang yung nilagay ko kanina. A little goes a long way sa product na to. So, makakasave talaga kayo. May foundation na kayo at tapos may concealer pa kayo. Pinofocus ko lang tong foundation na to sa areas kung saan ko kailangan ng coverage. Like this annoying pimple. Ang laki niya. Ang weird. Nakailang patong na ako sa pimple na to. Pero, if flat siguro tong pimple na to, I don't think makikita nyo pa yan. Guys, look at the rest of my face. Huwag nyo lang to tingnan tong pimple na to kasi mahirap yan i-cover since hindi siya flat. Ang flawless! Grabe! Ang ganda ng skin ko tingnan, especially in person. I don't know if na-appreciate nyo tong foundation na to since phone ko lang yung gamit ko today. Napa-repair ko pa kasi yung camera ko. May natira pang konti. I'm just gonna use this to conceal my under eyes. O, oh, diba? Naging flawless agad-agad. Oh my gosh! Ang ganda ng coverage! Tuwang-tuwa ako. There you go! Ang flawless ng skin ko tingnan. As you can see, na-cover niya yung imperfections ko, yung dark spots ko, chin area. Pero of course, hindi na-cover to since hindi nga siya flat. But the rest of my face, sobrang ganda niya tingnan. Ang flawless, hindi siya cakey. Even though naka-second coat ako sa chin area and sa forehead ko. By the way guys, yung shade ko dito sa Inga Cover Fitting Tattoo Foundation is 2.5. And alam nyo ba, this foundation stays all day sa skin ko. Like no joke. Kaya siguro tinawag siyang tattoo foundation. Nagsistay siya all day. Hindi siya nagmo-move. As in, the very first time that I used this foundation, sobrang na-impress ako. Kasi nga, it's full coverage pero hindi siya mainit sa feeling. Tas hindi siya cakey. Sobrang weird ng lighting. Naka-direct kasi yung sunlight dito. I'm so sorry. Sana na-appreciate niyo pa rin tong video na to. To set the foundation, I'll be using this Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. This is a bit dark sa akin, pero ubusin ko na lang siya kasi sayang naman. And I'm just gonna use this sponge, tong maliit na to. Sobrang cute. Kasi I forgot to bring my regular size beauty sponge na nakakainis. So, I'm just gonna put it here. Feeling ko mahirapan ako mag-blend sa tint sa cheeks ko. Kasi nalaging siya ng powder, but that's okay, I'll make it work. And of course, I will use my Lovely Cosmetics Water Tint in the shade February. Marami pa tong stocks guys, surprisingly. Akala ko ito yung unang maubos. Pero yung unang na sold out, Unbothered, tapos It Girl. Marami kasi yung in-order na stocks for February since ito yung unang na sold out.
Oh my God, ang dami kong nalagay! Nakalimutan ko na sobrang pigmented ng tint na to. Ang fail naman ng video na to. Pwede nyo gamitin yung fingers niyo or yung brush niyo to blend this tint. Kasi may ibang mga girls na ayaw madumihan yung fingers nila. So that's why they use a brush. I'm gonna go back to my Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. I think available ito sa Philippines, guys. Kasi nabili ko to online. And yung ibang stocks ko nabili ko when I went to Taiwan. Kasi matagal din to nirelease sa Philippines eh. Pero matagal na itong nirelease actually, guys. Early this year or last year, nirelease na to. Okay, tapos ako mag-set ng face ko. Ang ganda ng finish ng foundation na to. Oh my God. Ang ganda ng skin ko, tingnan! Tingnan nyo. Diba? Ang ganda ng finish ng foundation. Ang pangit ng lips ko. As in, guys, I'm telling you, you're gonna love this foundation if full coverage kind of girl ka. But if you're not into full coverage foundation, you can still use this Inga foundation kasi a little goes a long way nga. Pwede naman na super konti lang yung gamitin nyo. And for my brows, I am using this ColourPop Brow Boss as usual. Wala naman ko ibang pangkilay. I am in the shade Natural Brown sa pangkilay na to. Kasi bagay siya sa hair color ko. Grabe, ang dumi ng eyebrows ko. Hindi ko siya na-shave. Okay. Tapos na ako sa brows ko. Finally. Oh, sobrang sad. I forgot to bring my bronzer brush. So, I'm just gonna contour my nose for today. Using this ColourPop Pressed Powder Bronzer. This is in the shade Private Party. As you can see, na-hit pan ko na. Sobrang love na love ko tong bronzer na to. Kasi ginagamit ko din siya as nose contour. I like using this as my nose contour kasi ang ganda ng color niya. Very natural. Tingnan niyo. Diba? Ang ganda ng foundation ko talaga. So, sana na-appreciate niyo siya. Kasi ang ganda niya in person. I don't know if maganda siya sa camera. Every time I use this foundation, I get compliments na ang flawless daw ng skin ko. Tingnan, ano daw ginagamit ko. Pero may days na ginagamit ko lang tong Inga foundation ko as my concealer. To curl my lashes, I'll be using my Shu Uemura Lash Curler. For mascara, ito yung gagamitin ko. Heroin Make Volume and Curl Mascara. Ito yung current favorite mascara ko. Diba love na love ko yung L'Oreal Lash Paradise. Pero for some reason, ito yung ginagamit ko for almost 2 weeks now. Kasi lengthening siya, tapos volumizing din. Medyo mahal lang tong mascara na to, pero you can buy this sa Japan. Mas mura siya dun. I like this mascara kasi yung lashes ko nakaganyan talaga all day. Kasi naka-curl siya, hindi siya nagda-down. May ibang mascara kasi na after few hours, nagda-down siya. Ito, volume and curl all day. Tapos, it's waterproof. To highlight the face, I'm gonna use my Laura Mercier. Ano ba to? Face Illuminator Powder in the shade Indiscretion. This is how it looks like. It's so beautiful. Ang ganda ng shade ng highlight na to. Nakalimutan ko yung highlight brush ko, but it's okay. I'm gonna make this work. So, ito na yung gagamitin ko. Ang liit niya. Unahin ko lang yung nose ko. This is a very subtle highlight. Perfect siya for everyday. Para lang siyang glow from within. It's very subtle. Hindi siya shocking na highlight, and I like it. Grabe ang struggle ng brush na to kasi ang liit niya. Pero okay lang, okay lang. Of course, my inner corners. I almost forgot to apply highlight dito. Oh my God, ang ganda. Ang glowing na skin ko, tingnan. Okay, for my lips, obviously, I'm gonna use my Lovely Cosmetics Water Tint in the shade February. Kasi ito lang yung dala ko, honestly. I don't know if you guys noticed, pero ginaganyan ko parati yung water tint ko kasi finoform ko yung lips ko. Ganyan. Ayan. Diba? May form yung lips ko.
Ayoko kasi na nawawala yung form ng lips ko every time naglalagay ako ng tint. Or kahit sa lipstick, lip gloss, pinaform ko talaga yung lips ko. It tastes so good. Okay. Oh my gosh, so this is the final look! Ay, wait lang. Ang dami ko nakakalimutan. I'm gonna set my face using this Kiko Milano Refreshing Mist. Prime and Fix Refreshing Mist. I got this mist when I went to Livorno sa Italy. Ganda ng mist na to. Sobrang refreshing niya. Okay, so ito na yung final look! Oh my god, ang ganda ng foundation ko! Ang ganda ng skin ko, tingnan! Yan, closer look, ang flawless ng skin ko, tingnan. Grabe. Ito lang talaga yung bothering sa face ko, but the rest of my face, oh my god! Parang wala ako imperfections sa chin area, no? Sobrang na-cover siya. This foundation is very lightweight, as in hindi ko na-feel na may foundation ako. Parang wala lang siya talaga. Again, hindi siya mainit, hindi din siya cakey, tapos it lasts all day. Even though hindi ko first time gamitin siya today, sobrang na-impress pa rin ako sa coverage niya and sa finish niya. Look at that! Grabe, poreless sis! Oh my god! Ang ganda! This is the only foundation that I use every time nag-breakout ako or if may mga dark spots nga ako. And if hindi ako nag-breakout, I just use the foundation as my concealer sa under eyes ko, sa areas na kailangan ko ng coverage. Tapos, sinaset ko lang siya ng powder, lip and cheek tint, and then I'm done. And as I mentioned, my ongoing promo ako with this one, 730 pesos na lang siya. Tapos it comes with free Inga mascara. I haven't tried their mascara yet, pero I heard good reviews about it. So if you're gonna buy this foundation, you're gonna get that freebie. Tapos cash on delivery and then free shipping pa. Malaki yung masisave niya if you buy this Inga foundation sa career shop ko. So I'm just gonna link it down to the description box below. Pero guys, hindi forever yung promo ha. Yung promo is from December 2 to December 8 lang. Pero ipapa-extend ko siya to December 10 for you guys kasi love ko kayo. So ayun, go get this foundation kasi konti lang yung stocks nila I think and parati din tong sold out. And of course, yung tint ko nasa description box din if you guys are interested to buy one. Super mura lang naman ang tint ko, 188 pesos lang. So go treat yourself. So I think that's it for today's video guys. I hope you enjoyed my full coverage foundation routine whenever I have acne or breakouts or dark spots. And don't worry, lahat ng products na ginamit ko for today's video, ilalagay ko sila sa description box below. And I'll see you on my next video. Bye guys! Ang ganda ng makeup ko today, sis! I am obsessed.